Hello, good morning. Mga ka-good vibes, nais ko lang mag-share ng maikling mensahe para sa ating lahat to. Minsan ho, nakakaranas ho tayo ng mga disappointment sa buhay, mga bagay na hindi po umaayon sa ating kagustuhan. At yun din po yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga frustration, na-stress tayo. And then yung frustration na yun po yung ginagamit ni Satanas para maninlang tayo, madaya tayo sa mga bagay na akala natin kaya na natin gawin, akala natin kaya na nating suluhin. Yun yung mga bagay na hindi na natin ikinokommit kay Lord. Yun yung mga bagay na kalooban na lang natin. Gaya lamang po ng paghihiganti, pagsisinungaling, galit, poot. Yun yung mga bagay na hiwalay po sa ating Panginoong Diyos. Pagkat ang kalooban talaga ng ating Panginoong Diyos, tayong mga Kristiyano na naniniwala kay Christ, kapag nais po natin maging tunay na anak ng Diyos, matawag ka na, ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong kang magpatawad. At meron po sa Biblia, sinasabi dyan, niya 70 times 7. Ganun po karaming pagpapatawad na kaya mong ibigay. Diba? So, hinigitan na po yun talaga, yung numbers na yun, higit na po yun sa kaya natin gawin sa ating buhay. Ibig lamang pong sabihin nun, ay magpatawad ka hanggat nabubuhay ka pa. Pagkat yung 70 times 7, ay hindi na po natin yun maabot. Napakaraming pagpapatawad na po yun at hindi naman po, wala naman pong tao siguro ang makakagawang ganun karaming kasalanan sa atin, di ba? So, ibig sabihin lamang po ng ating Panginoong Diyos ay magpatawad tayo hanggat kaya ho natin, gawin ho natin, pagkat doon rin ho tayo tinitimbang, doon po tinitimbang ang ating faith, kung gaano ba kataas o kung gaano ba katatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kapag matatag po ang ating pananampalataya sa Diyos, madali lang po natin may sasagatuparan yun, di ba? Ngunit kung nandyan sa puso may pagkukunwari lamang na ikaw ay naniniwala sa Diyos, na ikaw ay sumusunod sa kanyang kalooban, napakahirap pong gawin yun. Aminado rin po tayo dyan, maski tayo na meron na po tayong pagkakilala sa Diyos, napakahirap pa rin natin magpatawad. Kahit isang beses lang tayong magpapatawad, napakahirap natin gawin yun. Pero ito po yung payo ko bilang isang Mr. Good Vibes dito po na naka-front sa page na ito. Doon po lagi tayo sa basic. Kung kailangan, kung nanghingi ng paumanhin, sorry, kahit alam natin sincere man yan o hindi, patawarin po natin. Pagkat ang Diyos, nakafocus lang din po siya sa ating puso. At nakafocus din po siya doon sa puso ng humihingi ng paumanhin o tawad kung totoo pa yun. Pananagutan niya na po yun kung hindi po totoo ang kanyang paghingi ng tawad. At syempre, pananagutan din po natin sa ating Panginoong Diyos kung hindi po natin kayang magpatawad. Paano pa tayo naturingan ng mga anak niya, di ba? So, napakahirap minsan ang buhay ng isang Kristiyano na masunod ang kalooban ng Diyos. Pagkat ang kalooban ng Diyos talaga napaka-humble ng Diyos, napaka-mapagpatawad, nagpapadaya. Lahat na po nasa Kanya. To be honest, ang aking pagkakaintindi ho talaga sa buhay ni Lord Jesus is nagtuturo talaga siya ng humility para sa lahat. Yung hindi pagmamahal ng labis sa sarili and more on pagmamahal sa kapwa. Na kahit na ginawan ka na ng masama, mahalin mo pa rin. Kaya nga meron po siyang mga salitang love your enemy, which is napakahirap para sa atin. So mga ka-good vibes, mamuhay lamang po tayo ng laging nakakonekta kay Lord. Kasi pagkahiwalay na po ang buhay natin sa Kanya, maski pinakamalit na tukso ay kaya tayong talunin. Ngunit kung meron tayong relasyon sa Kanya at araw-araw nagdarasal tayo at humihingi tayo ng support at gabay ng ating Panginoong Diyos, kahit na anong laki pa ng tukso niyan, malalagpasan po natin yan. At kapag nagkamali naman ho tayo, ihingi po agad natin yan ng tawad sa Kanya. Huwag ho nating tapusin ang araw na hindi ho tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Bakit hindi po natin hawak ang bukas, malamang sa malamang umaari na bukas, wala na ho tayo, di ba? Hindi ho natin hawak ang bukas, kaya huwag din lamang natin mahalin ang pera nang higit pa sa ating sarili, nang higit pa sa ating kaluluwa. Marami po sa atin dyan nagmamahal, nagpaplano nang higit pa sa kanyang sarili, nang higit pa sa mga bagay na dapat nating unahin. Mali po yun. Kailangan po mamuhay tayo na umaasa sa kalooban ng Diyos na susuportahan niya tayo sa mga bagay na nais natin. So mga ka-good vibes, good morning. God bless po sa inyong lahat.